Incompetent CPA reply. Pinatago ako ng kliyente ko nung isang araw. Sabi sa akin, Mr. Maestro, pwede bang makausap ka? Okay, walang problema. Nung kinakausap ako, sabi niya, may kinonsulta akong ibang CPAs. Ako, wala namang problema yon. That is your right. Tinanong ko sa kanya yung tungkol sa problema ko sa formal assessment notice. Ang sagot niya, magkakaroon na ako ng warrant of garnishment. Okay? Magkakaroon sa ng warrant of garnishment. Sabi ko, pwede bang makausap ng personal yang hinayupak mong CPA? Kasi nag-i-institute siya sa puso mo ng fear. Fear, matinding takot. Ha, kako? Nag-i-institute siya ng matinding takot sa'yo. Fear. Diyan ako kako napipikon eh. Pikon na pikon ako diyan. Ngayon, pag-usapan natin, kailan ka ba magkakaroon ng warrant of garnishment? Ganito ho kasi yung ginawa ko eh. Pag nakatanggap ka ng formal assessment notice, at yan ay galing sa regional director RD, meron ka hong karapatan na mag-protest. At ang protest mo, hindi mo ipapile sa regional director. Ipapile mo ho siya sa Commissioner of Internal Revenue. Kapag ipinail niya sa Commissioner of Internal Revenue, yung formal assessment notice, hindi ho siya magiging demandable at executable. Executory. Okay? Kasi kailangan yung BIR Commissioner, mag-issue siya ng final decision on disputed assessment. Hanggang hindi siya nag-i-issue ng final decision on disputed assessment, hindi ho makapag-i-issue ng warrant of garnishment. Okay? So, kung halimbawa, favorable yung decision ni Commissioner doon sa ginawa ng regional director, meron ho pa kayong pwedeng puntahan, Court of Tax Appeals, mag-review. Okay? So, ang dami pa hong proseso. Eh, sabi ko sa kanya, nung nag-file ako ng protest, ilang buwan na ba ang nakalipas? Isang taon na hanggang ngayon, wala pang sagot. Ibig sabihin, valid yung protest nila, hindi pa nila kayang sagutin. In the meantime, yung ating reply, yung ating protest. So, huwag kang matakot. Sabi ko sa kanya, ito na rin yung aking mga tawag nito. Recommendation sa mga taong binabastos na mga CPA. Yung CPA na nasa Makati daw at saka sa BGC yun eh. At saka yung mga lawyer na nasa Makati at saka BGC. Mag second opinion ho kayo. Pumunta kayo sa opisina ko, ETM Tax Agent Office. Nag-o-offer ho kami ng second opinion. Para ho huwag kayong masyadong maging matatakutin. Ha? Masyado kayong matatakutin eh. Fear. Okay? Feeling empty, alone, and rejected. Fear. Ito ang procedure. Pag naka-receive kayo ng formal assessment notice, kailangan sumagot kayo. Kung hindi kayo sasagot, may estoppel ho kayo. Tingnan nyo sa Google kung ano ibig sabihin ng estoppel. Pag hindi kayo sumagot, estoppel kayo, mag-i-issue ang BIR ng PCL, Preliminary Collection Letter. So, bibigyan kayo ng ilang araw dyan. Pag hindi kayo uli sumugot, bibigyan kayo uli ng another formal collection letter, PCF, FCL naman. So, pag hindi kayo sumagot, doon pa lang kayo i-issue ng warrant of garnishment. Actually ho, dalawa ho ang pwedeng i-issue ng BIR, isang warrant of garnishment at isang warrant of distraint and levy. Eh, napakadali naman hong sagutin lahat dyan. Kung alam nyo ho yung procedure, ang labanan ho ay technical. So kung kailangan ho ng technical knowledge or know-how, andi dito po ang grupo na ETM. Ha? Abangan nyo po yung susunod kong video para magkaroon ho kayo ng idea at hindi ho kayo mapunta sa mga salbahe, incompetent at irrelevant na mga CPAs. Ha? Yung iba lawyers pa nga eh. Irrelevant na bookkeepers, consultant. Na ang negosyo, fixing. Huwag po tayong maglagay. Pasuportahan ho natin ang gobyerno natin. Hanggang sa muli.